Ngayon, ang pag-uusapan natin, by the way, siguro mga 2-3 episode na lang to kasi napakalapit na, napakakunti na lang nung natitira. At siguro yung last episode, yung pinaka-final thought natin, anong natutunan natin sa pag-aaral ng mga tanda ng araw ng paghuhukom. Yun yung layunin natin eh. May natutunan, may nabago, may nalinawan, at naway pagkalooban tayo ni Allah ng pag-unawa. Pagkamatay ni Isa alayhi salam, paano siya mamatay? Sinasabi ng mga hadith o ng mga mufassirun, mamamatay siya ng natural death na hindi niya nakamit pa, na hindi niya pa nakakamit. So ipagkakaloob yun sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin da'ikatul maut. Ang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Pero natural na natural. Pero binanggit ba kung paano, kung ano, sakit ba, aksidente, Allahu a'lam. Ito ang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ay, sorry. Hadis ito na dhaif. Hadis ito na dhaif. Gusto ko lang banggitin para may idea tayo kung saan nakuha ng mga ulama yung opinion nila, pero definitely hindi dito galing. Yanzilu Isa ibn Maryam ila al-ard fayatazawwaj wa yuladu lahu. Si Isa alayhi salam ay bababa ika sa lupa, mag-aasawa at magkakaanak. وَيَمْكُثُ خَمْسَ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً at mag-i-stay, mananatili ng 45 years. May sense, ilang taon si Isa alayhi salam nang umalis? 33. Na siyang edad natin sa paraiso. Dahil ang 33, ayon sa tafsir, ang pinakakalakasan na katawan ng tao. Pag binuhay tayo sa araw ng paghuhukom, pagbibiyayaan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka sa paraiso 75 years old ka, hindi. 33. Kahit anong, yun ang peak, yun ang pinakamalakas. Ayon yun sa edad ni Isa alayhi salam. May 33 ba dito? Utusan yan, utusan nyo sa mga gawain yan, ang pinakamalakas po, may 33 dito. Bayatazawwaj, wayamkut 45 sana. Sila daw ay, siya daw ay 45 years mabubuhay. May sense dahil 33 siya at sinabi natin may mamumuhay siya, mamumuno siya bilang Muslim. Thumma yamutu fayudfanu ma'i fi qabri. Ito yung sinasabi nating may point dito. Mamamatay siya at ililibing katabi ko sa aking kubur, sa aking libingan. Sino nagsasalita? Sabi daw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nagkaroon ito ng sense dahil sa isang hadith Tirmidhi, si Abdullah ibn Salam, itong si Abdullah ibn Salam, kung matatandaan natin nung nag-aral tayo ng talambuhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya yung Jew rabbi, yung pari siya ng Hudyo na nag-Muslim. Mataas ang posisyon niya, kung matatandaan nyo. May special siya na scenario nung panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, eksperto siya sa Torah. Meron siyang sinabi na si Isa ibn Maryam ay ililibing kasama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at yan ay nakalagay sa Torah. Hindi hadis ha? Again, hindi hadis. Kanino? Sa mga sinaunang scholar na mga Jewish na banggit daw sa Torah na si Isa alayhi salam at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay magkatabing ililibing. At kung pupunta tayo ngayon doon sa Madina, sa libingan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, literally, may bakante talaga. May bakante talaga nag-iisa doon dahil nandun din si Abu Bakar at nandun din si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nakakapagtaka yung patlang sa pagitan nila. So Allahu a'lam, pero strong to, tong opinion na ito na si Isa alayhi salam mamamatay ng natural at doon inilibing sa Madina katabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah. Okay. Pagkatapos ng Ya'juj wa Ma'juj, pagkapanaw nila, dito tayo naputol, kung tama yung pagkakatanda ko, ay magiging sobrang sagana ng lupa na hindi pa naging katulad ng ganito kasagana sa tanan ng kasaysayan. Hindi pa. Kahit panahon ng dinosaur, kahit panahon ng sobra sa paglalarawan ng sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yung binanggit natin, yung prutas, kaya pakainin ng maraming tao, pata ng tupa, kaya pakainin ng isang village, magiging sobrang sagana.
At may paliwanag na dahil sa napakaraming patay na Ya'juj wa Ma'juj na naging dahilan para ma-fertile ang lupa. At ganoon din sobrang payapa. May nagsasabi sa tafsir na yung bata ay makikipaglaro sa ahas. Hello, du-du-du-du-du. Ahas. Yung bata. Eh, sobrang payapa nun. Makikipaglaro ka sa ahas, sa tigre, so ganun ka payapa. Hindi nagkakaroon ng magkakaaway. Masya Allah. Siyempre, hindi mo naman nanaising mabuhay dito kasi pagkaraan itong saksihan ng Ya'juj wa Ma'juj at Dajjal. Pero ito na yung walang magkaaway. Walang magkaaway. Pag may naglalakad sa kalsada, batukan mo. Oo, panahon ngayon na payapa. Ibig sabihin, walang sobrang tahimik ng mga... Walang nag-aaway ng mga tao, ini-imagine ko lang eh. Kasi habang binabasa ko yung hadith, mashallah. Patunay ito ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْأُسْرِ يُسْرًا. Deserving ito mga taong nabuhay dito sa panahon na ito. Bakit? Pues, dumaan ka kay Dajjal. Dumaan ka kay Ya'juj wa Ma'juj. Pagkatapos nun, at least pahinga ang mundo. Gano'n yan magtatagal? Hinasabi ng ilang opinion ng mga scholar, 7 years, Allahu a'lam. Maiksi lang, no? Maiksi lang, mas baka mas mahaba pa yung digmaan at saka yung Ya'juj wa Ma'juj. Kasi malapit na ito. Okay? So magpapatuloy yan, sobrang payapa, walang mag-aaway, at maiksim panahon lang. At ang pagtatapos ng mundo ay magsisimula sa napakapayapa, ayon ito sa Sahih Muslim na inunat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, pagkatapos si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng hangin mula sa Yemen na mas malambot pa sa seda. Silk, di ba seda? Hangin na mula sa Yemen, doon manggagaling, naiikot sa buong mundo o tatamaan lahat ng tao. Sobrang lumanay niya na malambot at tatamaan lahat. Kung ang mahanginan ay mananampalataya, papanaw ng napakapayapa. Kasi nga, deserving sila eh. Nakaligtas sila, hindi sila naniwala sa Dajjal. At kabilang sila na nagtago, nakipaglaban sila kasama si Imam Mahdi, si Isa alayhi salam. So, ang reward, kapayapaan, sagana, hindi maghihirap, at napakagandang kamatayan, yung hangin ay magiging malumanay para sa iyo at magiging sanhi ng kamatayan. Kung hindi mananampalataya, ang hangin na yon ay may masidhing parusa. Meron bang hindi mananampalataya? Merong hindi mananampalataya. Sa panahon na yon ay meron pa rin sinasabing mga pagano at sumasamba pa rin sila sa ribulto. Nakatulad ng sa hayop, mas magiging malala pa. Pinag-aaralan kung ito ba ay parehong panahon o mas dulo na ito, mauuna mamatay yung mga mananampalataya, and then may matitira pa na mas lalala yung kondisyon nila, although payapa, pero sumasamba sila sa rebulto, at pagkatapos sila ay nagiging parang hayop sa kasamaan ng ginagawa nila sa paligid. Paano yun? Allahu alam. Paano ba yung mga hayop? Yung mga hayop, di ba? Kung mag-sex sa kalsada, maaaring bababa masyado yung moral at yun ang paglalarawan. Kinukompare sila sa mga hayop, wallahu a'lam. Sa hadith Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ito na, darating ang gabi na ang Quran ay kukuhain. Isang gabi lang. Mawawala ang Quran. Lahat ng may memorize ng Quran, kahit may natitirang konti, tatanggalin na ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nasa mushaf na nakasulat, sa aklat natin, literally, mawawala. Darating yung gabi. Sino nag-uulat? Si Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, isa sa pinakamagaling ng magbasa ng Quran, isa sa mga hufad, sa mga reciter ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At walang isang makakabasa kahit isang aya. Kahit isang aya. Tayo, alhamdulillah, may Quran dito. Kahit sino pa sa atin, matanda, bata, nagsasala sa atin o hindi, merong natitirang Quran.
Pero imagine, darating yung panahon na walang makakabasa ng Quran. Yung kul huwallahu ahad, wala, burado. At ito, at walang makakatanda ng la ilaha illallah. Walang magsasabi ng la ilaha illallah. Yun ang hindi ko ma-imagine. Na walang magsasabi ng la ilaha illallah sa buong mundo, kahit isang tao. Ang paniniwala natin mga Muslim, walang segundo na lumilipas na hindi nababanggit ang pangalan ni Allah. Pag natuwa Muslim, insha'Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, insha'Allah, pati na Muslim, punta ka na Saudi. Pag bumili ka sa tindahan niya, kung ang daming puri kay Allah, Muslim ka, hindi. Ang dami mong binili. Ganon, sobrang pagkakabigkas natin sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala na may sense na kaya buhay pa ang mundo. So imagine, sinilalarawan dito, pag nawala na ang pagbigkas ng la ilaha illallah, ay may dahilan na para mawala ang mundo. Si Hudaybah bin Yaman, radiyallahu anhu, sabi niya, bago gunawin ang mundo, yudrasul Islam, mabubura ang Islam. At hindi na alam ng tao ang sala, ang siyam, ang hajj, at sadaka. Wala, zero. Ano yung sala? Ano yung sadaka? Zikir, ano yung zikir? Brad, alam mo yung kibla? Lahat, kahit ano may kinalaman sa Islam, mabubura sa isipan ng tao. An Anas radiyallahu anhu, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allahu Allah. Rawahu Muslim. Sa hadis na ito na inulat ni Anas radiyallahu anhu, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang araw ng paghuhukom ay hindi magaganap hanggang sa wala ng taong bumibigkas ng Allah Allah. Ito na yung nakakalungkot. Oo, sagana nga yung lupa, pero wala, nabura, zero sa isipan ng tao. Kaya sabihin mo ito sa taong mahal na mahal niya yung Islam, tayo na nakakapagsala, limang beses ang araw, tayo na nakakapagsadaka, nakakapagfasting, alam natin yung hijab kung para saan yan, alam natin na kumakain tayo sa kanan dahil utos ng Islam, alam natin yung mga design ng masjid, may nakikita tayong mga Arabic calligraphy, lahat nasa buhay, nakabaon ng Islam. Pero imagine yung panahon na walang magsasabi ng Allah. Nagsilang yung panahon kung makikita natin, pero yun na yun. Nagkaroon ng kapayapaan, kasaganahan, at pumanaw yung mga Muslim. Wala nang natitira. At kung wala nang natitira, yung mga taong yun, aalisin ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng may kinalaman sa Islam, sa pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala dito sa lupa, at alam na natin kung ano ibig sabihin. May masama nang mangyayari. Subhanallah. Nakakakilabot ito, pero nakakalungkot na pwede palang mangyari yung ganun, na dito ay mawawala ang salitang Allah dito sa lupa. At pagkatapos, may lalabas sa mundo. Ano yun? Bukas natin yung pag-aaralan, insyaAllah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.